Para sa akin kasi funny is funny. Universal ang funny. Pag alam mo kung ano ang nakakatawa at hindi nagbabago 'yon. Siguro habang nag-start na yung shooting, siguro doon siguro ako makapag kung kailangan ni Derek. Pag nakita kong parang meron akong pwedeng i-share o ibigay na tip sa kanya, siguro sa shooting. Kasi first time ko makakatrabaho si Derek. And yun nga, when nung nakilala ko siya the other day, nag-story con kami, basa ng script. Magaan ang pakiramdam ko, honestly. Nakikita ko na mahal niya yung trabaho niya, napaka-importante yon, at nakita ko naman yung ano niya, yung comic side ni Derek. And ano kaagad ako comfortable, kaya sa tingin ko kung meron magbibigay na tips sa kanya bilang veterano, siguro hindi naman ano, minor lang siguro, magaling si Derek. Ako, naniniwala ako na hindi ka kailangang comedian to direct a comedy film. Basta marunong kang magkwento, yun ang importante. At nakikinig ka sa suggestions namin, yun. He doesn't have to be a good comedian to make a comedy film. He just has to tell the story well. Yun ang trabaho ng director. Yung adlib sa amin na yun. Okay. Si Derek Sian kasi ready siya na doon sa part na bilang kami yung parang nakakatanda sa cast niya. At sinabi mo nga mga veteran comedian, yung ready siya na magbigay kami ng suggestions at input. So magaang lang katrabaho si Derek Sian, hindi pa man kasi very humble siya. So parang kita ko na sa set yung good vibes lang, relax lang, happy lang. Lalo na kasama natin siyempre bago ako, siyempre si Kuya Anjo at si Parin Janno nandiyan. So napakalaking talaga support. Siguro kanina kasi Leia medyo tinatamaan naman ako ng pag sinasabing haligi. Sige. Siguro, sige, halimaw na lang, sige. Halimaw. Haligi kami, ha. Sige, Derek, bago ka. O sige. di parang ang feeling ko gusto kong paramdam sa kanya in real life. Hindi lang yung napapanood niya na. Oh. Totoo kami ko diyan. Nakatrabaho. So hopefully si Derek will appreciate yung mga comedy namin o yung sinishare namin, like yung nag-script reading kami, konting bitaw pa lang namin ni Janno na wala sa script, na appreciate siya, na tatawa siya. So parang hopefully doon papunta yung kwento ng movie o yung mangyayari na sa script itself na maganda, na mapapaganda pa namin, yes. Lalo na sa comedy na makakatulong kami. Veterans eh. Mas nakakatawa. Veterans. Eksena. Yung pag-deliver ba ng eksena. Yes. Hindi lang sa salita, sa expressions, at mga ganon. Ako, Leia, it's I've worked with younger directors recently, and it's refreshing. It's actually refreshing to work with new directors, younger directors. Kasi yung comedy, at least yung comedy namin, which medyo sawa na kayo actually, o hindi naman, you're sanay na kayo sa comedy namin. And na pe-present nila in a modern way, in a different way. So maganda yung halo nung
baguhang director, younger director, and a veteran. All right. Bago sa akin si Direk, nakita ko yung talent niya, nakita ko ano yung kakayahan niya, and yet first time namin magsasama. Si Janno naman sana eh. And yet kami ni Janno, sawan-sawa na kami sa isa't isa. Meron pa rin kami mga nakatagong sorpresa, meron pa kami mga comedy na kumbaga hindi naman namin na ma-max pa yun eh. Marami pa kami pag kami dalawa lang nagkikwentuhan. So anyway, siguro yung bagong camaraderie, bagong samahan, bagong brotherhood sa paggawa nitong movie, I think may mga lalabas na bago doon, may mga anak na bago. Hindi ko nang alam kung sa personal or sa script or basta definitely may mga bagong lalabasan kasi bago yung team at magaling ang director namin. Kami naman ni Anjo, we are also actors. So nagdedepende naman kami sa storya at sa director eh, kung ano ang kailangan i-deliver for the story. Nagkataon lang na madami kami pinagsama ni Anjo noon, mostly over the Bakod, which is an entirely different story. Baby brother ko siya doon, so medyo malayo ito, malayo. Okay, okay. From that. And plus, syempre magiging ibang atake dahil ibang director namin, si Sian ang director namin. Same as Sian, ang showbiz naman is very unpredictable. It's very seasonal. Minsan marami kang ginagawa, minsan wala kang ginagawa. And I'm a big proof of that. Everybody knows, alam naman ang lahat yung mga missed opportunities ko. And but because this is our passion, this is not just a job for us. We keep moving on. We keep punching. Yung tandem namin ni Janno na hindi namin talaga na max out. Parang I remember the days nung kami ni Janno, wala kaming script. Nakakaano kami, natatawid namin eksena. Naalala mo yung tol? Yes. Wala tayong mga script. Puro ad-lib lang, and yet nagta-top 10 kami sa TV. We made a noontime show. Medyo nagkaroon na problema. Pero, yun nga. Nagkaroon ba? Hindi kami for some, one reason or the other, yung ganda nung tandem namin, hindi tumatagal. Nag-channel wars noon, GMA, ABS. Napunta ako sa ABS. Ito naman na noon time namin last year, karoon na problema. Kumbaga, hindi namin naman max out. So hopefully dito sa Viva, when I signed sa Viva, malubos-lubos na namin yung tandem namin, magawa na namin lahat ng mga, kasi pag kami ni Janno nagkakantuan, dami namin story na pagkakwento na hindi naman namin nagagawa. Parang ganun. So hopefully tumagal ngayon yung samahan namin ni Mr. Janno Gibbs. And yan, katulad niya, may mga kasama kaming bagong kasama sa comedy. Like si Derek, si Gene, si Benji, at yung mga girls. Hindi na po ako nag-iisip ng yung mga missed opportunities. Kasi sa dami na rin po ng dinaanan ng buhay ko, marami talaga akong So hindi ko na iniisip po yun na I will always look forward na lang. Lalo na excited po ako talaga. Sa totoo lang po, ako po yung excited na makasama po si Janno tsaka si Kuya Anjo. Backstory lang po, matagal ko na po sila nakakasama. Hindi pa po ako artista kasi po dati po pagkatapos ko mag-aral po,
sumama na po kay Kuya Dennis ko. PA po ako ni Kuya Dennis. So, even before po nakakasama ko sila, Janno, talaga nakilala ko sila. At ako yung mahanga po talaga. Lalo po kay Janno Gibbs po. Talagang maraming beses ko po siya nakasama sa mga shooting nila. Ayun, so kahit papano, marami po ako napulot din sa kanya. Marami rin po ako napulot kay Kuya Anjo. So, ayun, binabaon ko po lahat nung yun para mapabuti po yung craft at tumagal po ako sa industriya. Lalo po yung attitude mo towards sa mga trabaho po. So, tawagin tayo na yung mga professional entertainment. Siguro ano, hindi na rin nila na parang naabutan yung comedy noon. Ewan ko lang, feeling ko lang yung mga millennials ngayon. Kasi nga, there was a time nung 90s na talagang comedy yung malakas eh. Tapos napunta na tayo sa telenovela. Ngayon, yeah. Nasa, wala masyadong comedy. So, siguro Joey, mix na lang. Reintroduce, reinvent, at the same time, adapt siguro kami mga veterano ng mga bagong yung mga bagong comedy ngayon. Ganun. Well, proven dun sa nagbalik kami nila Andrew, di ba, and Dennis with our Sangano series. Nag-prove lang na para sa akin kasi funny is funny. Universal ang funny. Pag basta nakakatawa, alam mo kung ano nakakatawa at hindi. Hindi nagbabago yun. Plus, with the younger generation, yung ginagawa namin, bago sa kanila. So, sa kanila, ano yun? Parang, iba to, gano'n. Bago sa pang lasa nila. Marami rin po kasi akong nakakausap na ngayon ng mga bata na mahilig din manood ng mga comedy shows, comedy movie. Ngayon kasi, gawa nga nung ating social media, ngayon nakakapanood sila sa YouTube, sa Facebook, ng mga eksena dati namin. So, nagagandahan pa rin sila. Kaya tama yung sabi ni Janno na pag funny, wala ka nang dapat baguhin. Kasi bago nga sa pandinig nila, bago sa paningin nila, so na-appreciate pa rin nila. So kami, kailangan lang siguro namin ibalik o kaya mag-add-on pa kami na kumbaga papasok sa panlasa ng millennial. Ganun lang, adjust lang. Pero hindi namin tatanggalin yung kung ano kami, kung anong brand of comedy na meron kami. Kasi yun na yung, kumbaga yun ang bread and butter namin. Yun yung passion namin. Malamang macho dancer na ako ngayon. Na veteranong macho dancer na. Hindi. Feeling ko showbiz pa rin pero behind the scenes. Isa lang naman alam kong gawin doon na na-discover ako sa Rizal Memorial. I was playing for basketball sa NCAA San Sebastian. So malamang kung hindi ako nag-showbiz sa basketball ako. Hopefully, naging professional siguro. Pero at my age now, retired na. So, yun siguro. Malamang legend ka na. Professional coach. Basketball ako. Hindi ko alam kung coach ka na ngayon. 50 years. Pero malamang, doon napunta. Kung hindi po ako siguro pumasok na ang showbiz, malamang po ngayon siguro ano na ako. Priest na po ako. Pait? Grabe. Praise now. Kasi talagang kahit nung bata po ako, talagang ano po, laman po ako ng simbahan po. Opo, baka pari na po kaya ako. Kaya po ako. Pero may sarili na po akong religious group po. Yan. Yun po talagang. No po. Alam na po ni... Kulto.
Malamang kulto. Malamang kulto. Hindi, toto po. Siguro kung hindi po ako naging artista, isa lang po akong ano, ha, gusto ko po talaga even before na mag-serve sa mga tao, gusto ko po maging kamukha ng kapatid ko po maging politician po. Kaya lang, hindi pa po ngayon, siguro next election po, baka I'll be running as councilor po, either sa Bulacan po or sa Caloocan City. Okay. So sana, kasi mahilig po ako talaga tumulong. Ito, we play best friends. So, yun. I think hindi mo kayang i-fake. Hindi madaling i-manufacture yung pagiging close. So, it will come naturally, yung pagiging best friends namin dito sa pelikula. Well, yun nga sabi ko kanina, parang hindi pa namin nailabas lahat. Parang marami pa kami na itatagong mga comedy as a tandem, and looking forward nga dito sa Viva. This is our first movie together again after signing. Hopefully, marami pa kami mailabas kasi prove naman dati, natatawa naman sa amin yung tao. Noon time show naman kami yung last year, natawa naman yung tao. So, sana, kasi favorite ko yan eh. Kasi, ewan ko kung bakit. On and off, ano kami, vibes kami. Good vibes. Parang magkapatid na kami yan. Kahit magkaiba kami ugali, babaero siya ako, hindi. Kaya katulad. De, parang magkapatid na kami niyan. Kaya tol ang tawagan namin. Tol.